Okay, so good evening everyone. So karon mo ato ang first nga tawag gani. Online class na to ng lecture. Dili lang tong sa recording nga video lang. Okay? So karon atong i-discuss is all about magnetic flux. Magnetic flux o magnetic flux density. So, murag introduction pa lang ni siya. So, anyway, katong ato ang mga itong gi-upload na ako nga video before, no, katong nakita na ninyo. Don't worry, kay magkuha po ko para sa exam din to. Then, bali, sagol-sagol natin. Ang akong atong lecture, tapos katong recorded ng mga video, ato, tanan na mukuha ta para sa exam na to. Okay? Para dili masayang inyo ang pagtanaw dito. Okay, sige. So, what is electromagnetism? So, electromagnetism is a branch of physics involving the study of electromagnetic force. Okay? So, syempre, from the word itself, no, electromagnetism. So, study of electromagnetic force. Then, it is a study, no, nga, syempre, sa EE, i-studyhan na to, no? Kay, makorelate na to siya with electrical engineering. So, with electric circuits, buon-buon, sa future na to may discussion. So, yan na siya. So, mano siya ang history sa electromagnetism. So, 1820, muna yung discover ni Hans Oersted. Then, 1825, 1831, si Michael Faraday. So, muna sila mga common ng mga tao, no? Atong ma-encounter when we say electromagnetism. Then, si Maxwell, James Clerk Maxwell. Then, si Heinrich Hertz. So, dagan pa ni sila nga mga tao, no? Wala na to na appeal. Pero para sa kuha kanila sila mga kanang common lang dyan na ma-mention na to. Okay? So, magnetic flux. So, these are lines of forces produced by a magnet. So, kana siya. So, kung makakita tag magnet, no? Wala man na sila yung kaning nindiri sa palibot, no? Kana siya. Wala man tayo makita, daraa dyan, di ba? Kana ra yung magnet itself. So wala po na ay makita na tong north or south. Siguro katong uban ng mga magnet, tong sample lang mga magnet na atay makita. Pero sa normal magnet ra dito makita, wala yung mga lines, wala yung ang north south dala nakabutang. So kung ato na siyang illustrate, no, yan na siyang porma na siya. So from north to south, kani-kani diri nga part, from north to south, yan, na siya imaginary nga mga lines na adraa. So, muna siya ang tawag nga magnetic flux. Kana siya, kanang-kanang na yung mga arrow, kana imaginary lang na siya. So, kung makita na ito, kanang sa Earth bitaw, no? Di ba, na yung mga illustration na niya nga from North Pole to South Pole na imaginary lines po dira nga forces niya. Okay? So, yan na siya. Tawag na ha, magnetic flux, katong tawag sa lines. So, kung maabot ta sa mga units nila, yan eh, sa mga units. So, kung convert na to, ang one line of magnetic flux is equivalent to one Maxwell. So, one Weber is equal to 1 times 10 raised to 8 Maxwells. So, one Tesla is equal to 10,000 Gauss. Okay? So, muna siya ang mga common conversion of units nga pwede na ito magamit when we say magnetic flux. Okay? So, magnetic flux density. Okay? So, magnetic flux passing through a unit cross-section. So, kibali, if ever naamoy magnet, then naay, let's say, kaning nakita ninyo dari na object nga ni babag sa yahan, no? Example, kaning dari sa kaning illustration dito sa baba na ay glass. Okay? So, ang force or ang magnetic
force of magnetic flux nga nilusot dira abitaw through an object or through the glass is ginatawag na siya og magnetic flux density. Yan. Para sa ano, sample na type paper. Then magbutang ta og mga balas-balas diri sa taas kaning part. Then but na tog magnet sa ilalom, no? I think naka-experiment siguro an mo ani no na sa bata pa mo nga pag ato na idagan-dagan nagmag ang magnet niya katong balas diri ah na ay some parts sa balas no nga nagdagan-dagan pud siya. So kanang force nga nilusot, no? Kanang magnetic flux nga nilusot dira ah. Ang kuan na niya is tawagan na niya is ang magnetic flux density niya nga nilusot through a unit of cross section. Okay? Nasabtan? Kuha? Yes, sir. Yes, so, sir. At kung atong siyang isolve, ang formula na niya, yan na. So, flux density formula, which is letter B, no? Ang B dira is the magnetic flux density. So, flux or ang phi niya is ang magnetic flux. Then A is for area, normal to the direction of flux. Okay? So, yan na ra yung formula daw. Dali ra kayo. Pero, unsay challenging ani nga part no sa kaninga subject is ang conversion of units. So later on makita nato na siya. Okay. So yan na ang mga common nga mga units nga ma-encounter nato kung mag-solve ta og magnetic flux density. So ana siya mo na kung ingon nga challenging nga part sa iya ha. So kung maingon ta nga Tesla atong kuon for flux density o Tesla nga unit no. Kailangan na to sa iyang phi o ang sa iyang area is naka-Weber o naka-square meter. While kung gauss po na to ang unit for flux density, kailangan na to ma-convert siya into Maxwell. Then, ang area niya is naka-square centimeter. So, apilo na po ito niya itong gaina, no? Kani siya. So, one line of magnetic flux is equal to one Maxwell and so on. So, yan na, rasya na. Muna yung mga dapat pang timanan. Okay? So, mora to tong discussion, then let's have an example. Okay? So, the core of an electromagnet has a cross-section of 1 square inch. Yun. 1 square inch. If the magnetic flux passing the core is 1/2 milliweber, okay, what is its flux density? So, flux density itong gipangita. So, karon, nata illustration, no? Kaya na lang yapan itong kuhan kay cross-section naman siya nga, wala man siya giingon kung sa itong kuhan, no? Object na gigamit, pambabag sa iya, ha? So, karon, let's try paper lang sa taraw, no? So, ang magnetic flux nga ni agi draa kanang lines na dra ano kay mama na siya atong magnetic flux is 1.2 milliweber. While ang ato pong object nga gigamit nga na siya area nga 1 square inch. Okay? So karon since kompleto na ato ang given no? Unsa atong formula gamiton? So, for formula atong gamiton ani is isa ra man to tong gi-discuss. Flux density is equal to magnetic flux over area. Yun. Kana lang ato ang formula. Okay? So karon unsa ko na to pag-achieve ang flux density? Unsang unit atong gamiton. So depende sa inyo ano, kung pwede mo mo gamit og atong Tesla, pwede pud mo mo gamit og atong sa gauss. So depende na sa exam ninyo or sa given or sa choices na naa kung unsay unit na sa choices, syempre. Di ba? Okay? So let's say atong kuwaon ani is naka Tesla. So
if Tesla na dira atong kuan flux density, ang atong magnetic flux kay dapat naka Weber. No? Then atong area is dapat naka square meter. Okay? So yan na lang ninyo. Then for solution, inyo lang buhaton, flux density is equal to, unsa man ato ang flux is, kuan naman siya na 1.2. 1.2 times 10 raised to negative 3 Weber. Yan, milli man siya. So, negative 3. Then, ang ato ang area niya is naka-square inch man siya. So, kailangan to siya i-convert. So, 1 inch squared. So, unsaon na to siya pagkuan? Conversion of units yun siya dere. So, 2.54 centimeter. Then, 1 inch. No? Squared. Sa pa, convert pa nato si centimeter to meter. Diba? So, 100 centimeter equal to 1 meter. I-square gaya po na to. Kaya dapat makakuan na siya. So, cancel lang inch. Cancel lang centimeter. So, mabilin dira square meter na lang. So, ang flux density na to karon should be equal to -1.2 exponent -3/1 × 2.54 / 1 squared × 1/100 squared. So muna na itong answer karon 1.86. Tesla. Yan. So, ako na to siya. May question? Question? Wala, sir. Wala, sir. Tarong ba? Kay mora ba ito itong discussion karon? Haman na. Wala, sir. Nakuha man, sir. Kuha ninyo? Kaya ra? Hello, man, sir. Ha? Kaya pa karon, sir. Kaya pa siya. Napalo pa. Makaya pa mapalo, sir. Ah, palo din. Napalo din. Okay. Sige, kung napalo ninyo, dili na ako ipagawa sa first exam, kaya kaya raman din ninyo. Dili na ako ipagawa sa first exam. Ay, gisundog naman mo sa imuha, sir. Ito, gisundog. Ang solving, sir, ni pag-solve ni mo. Oo. Oh. Kaya, basta kaya ramang kahanin niyo. Kaya pa man, no? Kaya nang pa, sir. Basta, pag-ingato lang, sir. Oo. Kaya mukat. Basta ang timanan ninyo, kato lang yung mga conversion of units lang yun, di ba? Walang to inyo ang timanan yun per minute.